Kahapon po, inaksyonan noon natin ang problema tungkol po sa guy wire po sa loob po ng isang tahanan dyan po sa Tayabas, Quezon, kung naalala po nyo. Halos ganito rin po problema ng kakipi ho natin mula po sa lungsod ng Valenzuela. Mas delikado nga lang dahil live wire po ang nakahambalang sa itinatayo niya pong tahanan. Panoorin po natin. Hindi matapos-tapos ang pagpapatayo ng second floor ng bahay ni Leonard Mendoza sa Hillside Ville, Barangay Ugong, Valenzuela City. Nakahampalan kasi sa mismong construction site ang mga live wire na ito ng pose ng kuryente. Ayon kay Leonard, noong una ay maayos naman daw ang pwesto ng mga live wire dahil nasa right of way pa ang mga ito. Pero nang mapalitan na ang mga poste at ginawa itong konkreto ng Meralco, nawala na sa ayos ang mga live wire. Taong 2012, inireklamo ni Leonard sa tanggapan ng Meralco ang nakahambalang ng mga live wire sa kanyang nasasakupan. Pero para maayos ito, hinihingan daw siya ng Meralco na magbayad ng halos 10,000. Aba teka, parang may mali yata. Ang mga nakahambalang na live wire, hindi malabong pagmula ng disgrasya. Dagdag pa ni Leonard, naunsyami ang pag-apply niya ng loan sa Pag-ibig Fund dahil inirekomenda ng Pag-ibig na ipaayos muna niya sa Meralco mga ito bago niya pataasan ang bahay. Kaya kayo riyan sa Meralco, bigyan niyo ng liwanag ang buhay ni Leonard. Ayus-ayusin ang serbisyo para walang napeperwisyo. Okay, kasama ho natin ngayon po sa studio live si Leonard Mendoza. Magandang hapon sa'yo, Leonard. Good afternoon, Sir okay, Alex. Okay, 2012 pa pala itong problema yes, nito, sir. No? So, aabot na ng 6 na taon. Opo. Actually, nung dati po, poste na kahoy po siya. Yeah. May guy wire din po sa gilid mm-hmm. niyan. Tapos, nirequest ko po kay Meralco. Mm-hmm. Sabi ni Meralco, hindi raw sa kanila kasi kay PLDT. Oo. Nung pala, nailipat na po nila yung kable nila po dun sa concrete. Mm-hmm. Ngayon, nirequest ko po yung kay PLDT. Na-action na naman po. Oo. Tapos, sabi ni ng Meralco, dapat daw po, magre-request daw po ako ng brace. May brace naman po siya nung dati. Oo. Nasa right of way siya sa kalsada. Okay. Nakakailang so ngayon, sinisingil ka pa ng 20,000 para malipat ito? Estimate cost lang po nila, 10,000 po. 10,000 More or less po. Okay. Pero ano bang ginawa ng Meralco nung una mong nilapit ito hanggang sa umabot ng 6 na taon? Meron ba silang katiting na action man lamang ginawa? Wala. Mambubulabog lang po. 11:30 pupunta ng gabi. Oh. Pipicture lang po, tapos kakausapin po ako. Tapos sasabihin, walang magagawa, matagal pa raw. Naku. Ganun po, lalakad daw sa project. Mm-hmm. Parokya sector, babalik na naman ako ng Malanday branch office. Mm-hmm. Ganun po, puro ganun po. Nakailang picture kaya, lang po sila. Kaya humaba ang panahon opo, na hindi opo. Pa rin nagagawa ng action. Subukan natin. Nasa linya po ngayon po si Renzan Fortaleza, Corporate Communication Officer po ng Meralco. Renzan, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Opo, Ma'am Renzan, kahapon meron kami idinulog sa inyo. Ito po, another problem na lang po ng poste ho ng kuryente. Ito po'y live wire na ngayon, Ma'am. Itong si Leonard ngayon, ating pong complainant dito, ay 6 years na po nag-aantay po na inyong action, Ma'am. Baka siguro sa pagkakataong ito, inilapit po sa Kilos Pronto, siguro... Isang snap ng finger, ma'am, mabilis ako siguro action. Ano pwede natin tulong dito, ma'am? Sige po. Sa ngayon po, basic ano muna tayo na papabisitahan muna natin yung site para po Renzan, sandali po, kung paano po natin Renzan, mawalang galang po. Ito pong ginagawa na inyong mga tauhan sa Meralco po, ilang beses na ho silang pakuha-kuha ng picture doon, wala naman hong nahihita ang complainant. Tapos mauulit na naman kayo, bibisita na naman kayo, magkukuha na naman kayo litrato, imbisigahan na naman ninyo. Ay, ilang beses ba natin gagawin po yun, ma'am? Sige po. Alamin ko, sa ngayon po kasi, hindi ko pa po alam yung status, kung ano yung background po nung concern ni sir. Although, na-request ko na po yung sa business center po, sa Valenzuela business center po namin, yung record po nito. Medyo nahirapan lang sila halongkatin kasi 2012 pa nga po. Pero ano po, sure po yan, gagawa natin ng action po. Tingnan natin kung paano ko po siya pwedeng matulungan. Baka pwede nating
mailakad na walang bayaran. Hindi nga lang ho ako makakapangako muna ngayon. Doon sa abot ko na makaya, tulungan ko po si sir. Rensan, unang-una, hindi ho kasalanan na may-ari ng bahay. Itong si Leonard, itong problema ho ng inyo pong poste ho doon. Kayo ang nagpalit from a wooden post, pinalitan ho ninyo ng sementong poste. Yun nga lang, inilapit nyo sa kanyang tahanan, kaya yung mga wire po, nagkasalabat na. Hanggang sa malapit nung dumapo po sa kanya pong tahanan. Sige po, about doon po, base po kasi sa nakausap ko, sa details na bigay sa akin ng engineer, marami daw po kasing pwedeng cases kung bakit po after palitan, biglang lumapit yung wire sa kanilang bahay. So, ayun po, talagang hindi lang po ako makapagsabi ng exact na nangyari sa scenario noon. Kasi nga po, hindi pa po namin na kukuha yung pinaka-record po ni sir. Pero yun po, rest assured po, ang maipapangako po talaga is gagawa natin ng paraan to para ma-process na po finally yung request po ni sir. Alam nyo, Rensan, na dalawang kaso na ito inilapit po namin sa inyo. Kung isa doon, wala pa kaming makukuhang aksyon. Naku po, ma'am, mapapahiya po dito ang Meralco, ha? Kayo hong gumawa ng problema dito, kaya hindi ito problema ho ng complainant. Siya po ay ipinarating po niyang problema dito. Sana po i-actionan po natin, ma'am. Opo, sure po yan. Actionan po natin, sir. Makikipag-coordinate lang po ako sa kay sir, tsaka po sa staff po ninyo offline para po dun sa mga detalye po. Okay. And update po namin po sa sure po yan. Okay, babantayan po namin ito, Ms. Renzan, ha? Opo. At sana may parating mo rin to kay Mr. Joe Saldariaga. Alam ko, si Sir Joe, mabilis kong umaksyon ito. At least maparating mo malang sa kanya, okay? Opo. Sige po. Maraming salamat, Renzan, ng Meralco. Thank you so much. Fortaleza po yan. Okay, Leonard, ganun ha. Tututukan ito ng kilos pronto. Kung wala mangyayari dito, siguro kami ang lalapit na dun sa Meralco mismo, sa opisina nila. Okay? Thank you po. Thank you, Leonard. Po,